Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa pagsapit ng gabi, tanging liwanag lang ng buwan ang iyong masisilayan. Nakakakilabot ang pagbalot ng dilim sa paligid, lalong-lalo na sa ilalim ng dagat. Ngunit sa inyong mapapanood, masisilayan niyo ang limang hayop na magbibigay liwanag sa inyong madilim na mundo. Ito yung mga hayop na natutong gumamit ng ilaw para lang makasurvive. Simulan natin ang kwentuhan sa pinakailalim ng dagat. Wala ka ritong makikita sa sobrang dilim, ngunit hindi ito problema sa isda na panglima sa ating listahan. Ito ang mga anglerfish. Meron itong mahabang ngipin, kakaibang hugis ng katawan, at pamingwit na umiilaw. Dahil sa kanilang ilaw, naiinganyong lumapit ang maliliit na isda. Kapag merong lumapit, ito na ang kanilang katapusan. Umiilaw ang mga anglerfish dahil gumagamit ito ng bioluminescent bacteria. Ang kanilang angler o pamingwit ay merong bulsa na tinatawag na esca. Sa loob ng esca, nakalagay ang mga bakterya na umiilaw. Kung tutuusin, marami pang isda ang gumagamit ng ilaw para mabuhay. Tinatayang aabot ng 1,500 species ng isda ang may ganitong superpowers. Upang tayo naman ang maliwanagan, ano nga ba ang bioluminescence? Kung ang mga scientist ang tatanungin, ang bioluminescence ay ang kakayahan ng isang buhay na organismo para gumawa ng sariling ilaw. Ang mga hayop na gumagamit ng bioluminescence ay hindi nangangailangan ng supply ng kuryente. Hindi gaya ng ilaw na kailangan mo pang isaksak sa power outlet para lang sumindi. Merong kanya-kanyang paraan ng mga isda upang makalikha ng liwanag. Pinaniniwalaan na 70% ng mga hayop sa karagatan ay may kakayahang gumamit ng bioluminescence. Dahil dyan, mas lalong kumikislap sa ganda ang ating mundo. Kung babalikan natin ang mga anglerfish, panglima lamang sila sa ating pwesto. Wala kasing kakayahan ng mga anglerfish na gumawa ng sariling ilaw at umaasa lamang ito sa bioluminescent bacteria na nakasiksik sa kanilang esca. Hindi gaya ng susunod nating contender na kaya namang pailawin ang puwet. Oo nga pala, kung nag-i-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat mong pindutin ang like button. Maraming salamat! Ang susunod nating bida ay ang insekto na parang bituin na kumukuti-kutitap. Kahit sa Pilipinas, pwede mo itong makita. Ang insekto na lumilipad papasok sa ating listahan ay ang firefly. Mas kilala mo ito sa tawag na alitaptap. Isa itong uri ng beetle na kayang gumawa ng ilaw. Sa tuwing nagsasama-sama ang mga firefly sa paggawa ng ilaw, tiyak na mamamangha ka sa kanilang ganda. Aakalain mong nasa mundo ka ng mga engkanto. Maliban sa pagpapaganda sa kapaligiran, importante sa mga lalaking alitaptap ang ilaw dahil ito ang kanilang paraan para akitin ang mga babae. Kung sino man ang lalaki na may pinakamalakas na ilaw, yun ang magugustuhan ng mga babae. Pang-apat sa ating listahan ang mga firefly. Dahil hindi gaya ng anglerfish na umaasa lang sa bioluminescent bacteria, ang mga alitaptap ay kayang lumikha ng sariling ilaw. Nangyayari ito sa puwetan o thorax ng firefly. Sa tuwing nagahalo ang mga chemical na luciferin, oxygen, ATP at sa tulong ng luciferase, nakagagawa sila ng ilaw na parang Christmas light. Ngayong natukoy na ng mga saintipiko kung bakit umiilaw ang mga alitaptap, pinag-aaralan nila kung paano ito maihahalo sa halaman. Umaasa kasi ang mga plant scientist na balang araw, makakagawa sila ng halaman na kayang umilaw tuwing gabi. Ito ang mga glow-in-the-dark o bioluminescent plant. Sinimulan ang proyektong ito noong year 2011 sa pangunguna ni Noriko Osami. Dahan-dahan niyang tinuturok ang DNA ng alitaptap sa halaman at kung minsan, ibinababad ang dahon sa tubig na may halong DNA ng firefly. Sa ganitong paraan, unti-unting hinihigop ng halaman ang superpowers ng alitaptap.
Umaasa ang mga scientist na balang araw, makakabuo sila ng halaman na lumiliwanag. Ang ganda nga siguro kung lahat ng puno sa paligid ay umiilaw. Para na tayong nasa mundo ng Avatar kung magkataong magtagumpay ang mga scientist sa paggawa ng bioluminescent plant. Ngayong naliwanagan ka na sa kahulugan ng bioluminescence, oras na para makilala ang hayop na umiilaw ang buong katawan. Ang top 3 sa ating listahan ay isa sa kinatatakutang hayop. Ito ang mga scorpion. Maraming umiiwas rito, ngunit sa tuwing nagliliwanag ang kanilang katawan, saka mo lamang makikita ang kanilang tunay na ganda. Dito sa desyerto, madali kang makakahanap ng scorpion. Pag pinailaw mo ang iyong flashlight na may ultraviolet light, kusang magliliwanag ang kanilang katawan. Umiilaw lamang ang mga scorpion sa tuwing tinatamaan ng ultraviolet light. Ang ultraviolet o UV light ay isang uri ng ilaw na lumalabas sa sinag ng araw at sa liwanag ng buwan. Sa tuwing tinatamaan ng UV light ang katawan ng scorpion, naglalabas ang kanilang katawan ng matingkad na ilaw. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ng mga scientist kung bakit umiilaw ang katawan ng scorpion. Maaari daw kasing ginagamit nila ito bilang komunikasyon sa kanilang kapwa hayo. Posible rin na nakatutulong ito upang akitin ang ibang insekto na lumapit sa scorpion. Oh no! Ang tawag sa superpowers ng mga scorpion ay biofluorescent. Magkaiba ang bioluminescent at biofluorescent. Kung ang mga hayop na may bioluminescence ay kayang gumawa ng sariling ilaw, ang mga biofluorescent gaya ng scorpion ay nakalilikha lamang ng ilaw sa tuwing nasisinaga ng ultraviolet light. Kung tutuusin, marami pang hayop ang may biofluorescent sa katawan. Ilan dito ay ang buhok ng duckbill platypus, balat ng palaka, pakpak ng kuwago, at antuka ng ibon na tinatawag na puffin. Kung nagagandahan ka sa ilaw ng mga alaktan, hintayin mo na makita ang susunod nating bida na parang mga buhay na kuitis. Ang kuitis na aking tinutukoy ay makikita pabalik sa kailaliman ng dagat. Ito ang mga jellyfish. Gaya ng alakdan, ang mga dikya ay madalas na iniiwasan ng mga tao dahil sa taglay nitong kamandag. Ngunit sa tuwing sila ay umiilaw, para kang nahahalinang lumapit at humawak. Ayon sa datos na nakalap ng mga scientist, 50% ng mga lahi ng dikya ay nagtataglay ng bioluminescence. Merong maliit, merong higante, at ang iba naman ay may maraming kulay. Importante sa mga jellyfish ang magkaroon ng ilaw dahil pinanglalaban nila ito sa mga predator. Gaya ng Anatolia jellyfish. Sa tuwing may mga hipon na gustong kumain sa kanila, pinapalakas nito ang kanyang ilaw. Sa ganitong paraan, lumalapit sa ilaw ang mas malalaking predator gaya ng pusit na siya namang kakain sa kalaban ng jellyfish. Pero, alam mo ba na minsan ang nag-viral sa social media ang bioluminescence? Nakita kasi ng mga turista ang nagkalat na ilaw sa isang beach sa probinsya ng Sarangani. Kumikinang na kulay bughaw ang buhangin sa isang beach resort sa Glan, Sarangani Province. Namangha ang mga netizen sa kuhang iyan. Kulay neon blue ang kitang-kita sa dilim at pagkinang ng buhangin. Ang ganitong eksena ay hindi lang nangyayari sa Pilipinas, nagaganap rin ito sa ibang bansa. Kapag tumapak ka sa tubig, kaaaliwan mo ang nililikha nitong liwanag. Kahit sa bawat pagbagsak ng alon, naglalabas ito ng ilaw. Ito ay dahil sa plankton na tinatawag na Noctiluca. Isa itong organismo na sa sobrang liit, kakailanganin mo ng microscope para makita mo ito. Ngunit sa tuwing inaanod sa dalampasigan ang grupo ng Noctiluca, hindi mo na kailangan ng microscope dahil kusa na silang umiilaw. Ayon sa mga scientist, ligtas namang hawakan ang mga bioluminescent plankton. Ang saya sigurong makaranas mag-swimming sa umiilaw na dagat. Kung namamangha ka sa ganda ng tanawin, tiyak na mas mamamangha ka sa hayop na nakakuha ng ating top spot.
Para makilala ang numero uno sa ating countdown, dapat tayong tumungo sa kuweba ng Waitomo sa bansang New Zealand. Kailangan mong pasukin ang napakasikip at sobrang dilim na kuweba. Pag nakapasok ka na sa kalagitnaan ng kuweba, dito mo makikita ang nagagandahang ilaw. Sa unang tingin, aakalain mong kumikislap na bituin. Pero ang ilaw na ito ay galing pala sa mga glowworms. Ang glowworms ay ang bagong pisang baby ng insektong fungus gnats na nahahawig sa itsura ng uod. Pareho ang proseso ng alitaptap at glowworm sa paggawa ng ilaw, ngunit gaya ng anglerfish, ginagamit nito ang ilaw upang humuli ng pagkain. Ang mga ilaw kasi ay paboritong lapitan ng insekto gaya ng gamugamo. Para makahuli ng biktima, nagpapakalat ang mga glowworms ng sapot na parang sinulid. Kapag mayroong gamugamo na lalapit sa kanilang ilaw, saka lamang ito mapapadikit sa kanilang sapot. Ang mga glowworms ang nakakuha sa ating numero unong pwesto dahil saan ka pa nakakita ng hayop na kayang lumikha ng ganito kagandang tanawin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay John Vic Flores, Josel Grangos, Ariel Basitas the Undisputed, Jay Filiartos, Odessa Viernes, Justin C. Dequilla, at kay Jeric Ian Beltran. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!